generation to generation. Kumusta yung ano po? Okay, kaya po nasabi ko po ito, kasi bawat panahon may instruction. Okay. Tagasulat. Una po, sa panahon ni Noah, ni Adam, may instruction. Okay? Okay. Ito po ni Adam. Okay. Ako po na manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa gabi ito. Aking dalangin ang Pasig Espiritu, ang kanyang bendigyan ng Lord. And ito po, verse 15 hanggang po 17. Okay. Ito po instruction niya, I said nilang. Okay, sabi po niya rito, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alaga at ingatan. To dress it, to keep it. Ang Eden mayroong literal, mayroong spiritual. Tayo po yung tatawag na spiritual Eden. We are the temple of God. Ibig sabihin, small garden. Kaya dito, instruction para alaga at ingatan. Tanong, inaalagaan mo ang Eden ng Diyos? Pinakapakain ba itong Eden ng Diyos ng salita niya? Puhog na mundong bagay. Okay? Makita natin dito na ang Diyos po ang naglalagay sa bawat posisyon ng Christ. Makita siya saan, ang the first family ay siya po ang Diyos po ang naglalagay. Walang tao pwede maglagay. Makita promotion po, Diyos din po ang nagtataas. Awit 75 verse 6-7. Ito po, hindi po tao. Merong tao, sa sekular, sa trabaho. Pero po sa spiritual, ay ang Diyos ang naglalagay. At sabi sa Hebrews 5:4, walang tatanggapin ang tao maliban tawagin gaya ni Aaron. So, una ang position po na naglalagay ang Diyos. Maliwanag ang instruction dito, to dress it, to keep it. Ang tanong, naalagaan mo ba ang kede ng Diyos? To me, kay Pastor. To dress it, to keep it. Ito ba yung dinagamitan mo? Anong klaseng damit? Literal? Okay. So dapat nabuhay po ninyo. Ako yung napamadali po. At dapat ako ulas po. Okay, sabi sa 15, sa 16, at inutos ng Panginoon. Ito yung instruction. Una, binigyan siya ng posisyon. Pangalawa ay makita natin dito para alagaan yung garden na literal at spiritual na garden. Ito po, ayun po yun. At sabi niya rito, itong pangatlong instruction, sabi niya, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa ramanan, nakakain kami kalayaan. Datapat sa kahoy na pagkakilan ng mabuti at masama, huwag kakain sapagkat sa araw niya, kumain niyon, walang pasalang mamamatay ka. So, ang pinigyan ng instruction ay sa Eva, wala pa po. Nasa puso pa po siya. Isabit, ang conscious pa siya, wala pa siya naman yan. Oh, kaya nga na magkasala, sino mo na sino? Lalaki. Ako, yung pong lalaki. Kasi ang babae po ay hindi na magkasala, ibinaba ang repel. So, malamang ito, may pagkain po na dapat kainin at may pagkain naman na hindi dapat kainin. Alam ba ko rin yun? Ako, halimbawa, ako kumakain ako ng dapat sa aking physical. Nakakaroon ng sakit. Sa physical. Kaya nagkasakit yung makasawa sa pagkumain kumain sila na pinagbabawal. Oh. May pagkain na hindi na dapat kainin. May pagkain na hindi na dapat kainin. O hindi dapat kainin. So, makita na. Lumamadali po ako. Hindi ko po patatagal ito. Okay? Pangalawa, si Noah. Okay? Yeah? Ang instruction po kay Noah ay magtayo ng arka. Tama. Okay? Ako? Well, ibig sabihin yung pagtayo at mahalaga ang ako ito ay type ito ng salvation kasi Noah is a type ng salvation. Siya po siya tawag na family salvation sa pagpinagtatayo po siya ng barko. Ang barko po ay literally sa panahon po noon pero ang ako ngayon ay si Kristo, spiritual. Okay? Genesis chapter 6. Wala po roon sa 13. Okay? Hanggang 21.
Alam po ba niyo na sino ang pinagbabaon? Sa verse 21? Ng pagkain? Tanong, kayo ba may baon? Makita natin dito sa instruction po, maliwanag po, na mayroon pong mga measure. At kayo po ng arka, may measure. Nakita mo po dito sa arkang ito, ay may tatlong palapak. Na type ito ng first full ministry ng Panginoon. First full, second full, at ng third full. Isa lang ang bintana, ibig sabihin, isa lang po ang vision, isa lang ang visual, ibig sabihin, si Kristo yun, isa lang. Pati po yung mga sukat, sabi po rito, okay, ay meron po mga misyon, at bawat tao may misyon, bawat kaloob may misyon. Di po ba? Romans chapter 12, verse 3, tapos Ephesians 4, 6. May mga misyon, may mga sukat. Kaya nga po, sa isang Kristiyano, at pinagtatayo ka ng arka, ibig sabihin ng arka, it's a type of salvation of faith. Kaya kailangan may level. Hindi ka pwede tumaas kung ano lang ang tas sa abot mo, na education mo, dapat doon ka lang. Huwag ka tata. Kasi kapag tumaas ka, baka magaya ka pa rin. Ano po? At sabi po rito ang maliwanag, sa 13, sabi niyo rito, okay? At sinabi ng Diyos kay Noah, ang wakas ng lahat ng tao dumating sa harap ko sapagkat ang lupa'y napupuno ng karang dahil sa kanila. Narito sila ay aking ipunin. Maliwanag ang instruction na sa panahon niya, kailangan nasumpungan po na righteous. Napo? First night. Napo? Sa panahon po ng Noah, silang ang righteous sa tao. Walang iba. Kaya nga po, instruction sa kanya, ay sabi niya, magtayo. Gumawa ka naman. Kasi pinakita niya ang tao masama na. At sa panahon ngayon, masama na po. Kasi sabi niyo rito sa first 14, gumawa ka ng isang kasatyang gopher, kahoy na gopher, gagawa ka ng mahilit, sagyan, iyong siksikan sa loob na bang ng tahi. Ano bang tahi? Architran. At ang bangka na literal, meron pong architran niya para hindi yung pasukin sa COVID. Ang architran sa type of spiritual ay ang banal na espiritu. Ephesians 1:13. Pag wala kang architran, wala kang token. Okay? Kung wala kang token, ano ang mayayari sa'yo? Ano po? Untoken ka ngayon. Ano po? Ay pagdating po ng kaaway, pag binabana ka, eh talagang takos. Bakit? Eh wala kang token, wala kang bahid. Take off, labas loob. Ano po? Kaya nga po, pag ginabing labas loob, mayroon sa tawag na outdwelling manifestation at saka indwelling manifestation. Eh, kapag tayo po ang arka ng Panginoon sa katuluyan, ito ang maliwanag po itong mga kapatid. Eh, at clear na clear po ang understanding at revelation ng Diyos. Ito po, bawat isang Kristiyano sa ngayon dapat kung ano instruction po ng Diyos dapat maklear kayo ang understanding at revelation ng mga sa tubig. Malinaw na malinaw. Amen. Kasi kapag hindi malinaw, makangamuti po tayo. Oh, hindi ibibilang ng Diyos sa'yo kung hindi mo alam ang instruction. Ito po, pero pag alam mo yan na hindi mo ginawa, makakasala. Okay? James 4:17, sa nakakalap na mabuti, hindi ginawa, kasala na. Okay? Maliwanag po ito, para sabi mo dito, okay? Sa 15, ganitong paraan gagawin mo tatlong daan. Ang loob at sa... Mayroon pong mga misyon. Alam niyo si Kristo, siya po ay tinawag ng Diyos ay nagkatarte. Bawat maglilingkod po sa Panginoon sa Old Testament bagay ay 30 years old. Ano po yun? Isang maturity. Maturity po talaga. Ang ginagamit ng Diyos sa nakita ko sa biblical ay mature. Hindi. Bata. Kasi sabi ng Biblia, maglalaro lang yan ang bata. No, bye! At kaya nga sabi ni Percy Peter, Alipol, ang bangkuhan, subukin muna, patamang panalo, siya'y mahulog sa silo ng Diablo. Ano po? Timothy chapter 3, ato po yun, isang quality. Ibig sabihin na sa maturity na po. Ano po? Kailangan mataas ang antas ng kanyang pananampalataya. Hindi lower living, kundi higher living. Okay? Ang sabi po niya rito, okay? Sabi niya, sasakyan, 50 siko ang juwang at 30 siko. Mayroon pong mga misyon. Ang lahat na tao may misyon. Ako po, ang misyon po, 5, 6